Tanungin natin si Kuya Martin kung anong pakiramdam ng matatayo na yung bahay po niya. Kuya, anong pakiramdam? Masaya po. Masaya po. Nagpapasalamat po ako sa mga tumulong sa akin. Lalo na po kay Kuya Ram. Morning guys, morning June. Morning Ate. Morning Kuya. Morning baby. Inaantok si baby. So today is March 9. Magna 9 na po ng umaga. So papunta po kami ngayon ng San Kuya Martin? Bulacan. Wow! So yun. So this is it. Ngayon na po natin bibilin yung mga materials. Ayoko, comedy na. So, ngayon na po natin bibilin yung mga materials na pang bahay po ni Kuya. Wow. Si Kuya Martin po pala, siya po yung nagkupkup sa mahal kong anak na si Dave. Aww. So, sa hindi po nakakakilala si Kuya Martin ay isa pong masasabi kong isang mabait na tao. Aww. Ate, ano pong masasabi mo kay Kuya Martin sa iyong mahal na asawa? What's up? Huwag na Kuya Rom. Ikaw na lang Kuya Martin, anong masasabi mo sa kay Ate Aida sa mahal mong asawa? Parang nalalamig yata yung pagmamahalan nyo. Sabi ko, yan ang sinasabi ko sa inyo, yung pagmamahalan ng mag-asawa dapat. Ay, oh my God. Hello, Katekram! Kumusta po kayo? So guys, ito pong mapapanood nyo na dapat nun pa ho to, part 12. March 9. So March 9 po yan namin sinimulan. So dapat po to, surprise po talaga. At tinatago-tago ho namin talaga to at gusto ho namin na makita nyo na tapos na. Pero dahil nga po sa COVID, ayun, lahat po ay nagkagulo sa buong mundo. At sana po soon mag-okay na po lahat. Ang footage po na pinapanood nyo po ngayon is kuha po nung March 9. Yun po yung araw na sinundo po natin si Kuya Martin para po pumunta po sa Maykawayan para simulan po yung kanila pong bahay. Yun din yung pagbili po namin ng mga materials, guys. So, at ako'y nagpapasalamat din po muli kay Nanay Vanessa. Aww. At sa inyo pong pagmamahal, kila Kuya Martin, Nanay. Yes. At alam niyo po, gaano ko po kayo kamahal, Nanay Vanessa. Buong buhay na pasasalamat, Nanay Vanessa, ang pagmamahal na pinapaabot niyo po sa mga kababayan po natin. Maraming maraming salamat po. Medyo payat pa po kami dyan sa video na yan, kaya nanaba po dahil po sa lockdown. Tama guys. So ngayon, makitang-kita niyo naman, nanaba ng konti. Si Jun, nagkaroon na ng masin yung mukha. Karagdagan lang po na pasasalamat sa mga update po na kagaya po kay Baby Jacob. Salamat po sa mga nagpa-abot ng tulong at bumuhos po ang tulong sa mag-ina. Maraming maraming salamat po sa mga nagpa-abot ng pagmamahal. Pinadirect ko na lang po guys, sorry kasi po hindi ko po kayang medyo nagkakasabay-sabay po kasi yung update, kaya po yung mga gusto pang magpaabot ng tulong kay Ma'am Marie Chris po. At ako po ay nagpapasalamat din po sa mga patuloy pa rin po na dumadagsang no, talagang wow, kay Baby Vincent. Yes. At yung mga update guys, sabay-bayan nyo lang po. At ako po muli ay nagpapasalamat sa mga gusto pong magpa-abot, mga hindi ko po na-mention. Sir Freddy Santa Cruz, $100. Si Sir Capio Conrado, $100. Si Ma'am, hello Tita Josephine. Si Ma'am Josephine Baker Pastro, $8,397. So, meron pa po. Ito po yung mga ibang nagpadala kay Sir Teller Heck,
3,019 pesos. Kay Ma'am Imelda Recente, 2,000 para kay Laika, 5,000 para kay Kuya Martina Makashew. Tsaka po kay Ma'am Sender Gina, 5,618.19. Kay nagpadala si Nanay Vanessa para kay Kuya Jerome, $250. At saka po kay Sir Ferdinand Santa Cruz, $5,181.02. Thank you po. At thank you rin po kay Ma'am Ella. Nagpadala siya ng $5,000 para kay Luis at kung sino daw pwedeng bigyan ng $2,500. Wow. At saka thank you rin po kay Ma'am Rosario Francisco, 6,231. Tsaka po kay Ma'am Vilma, 4,879 pesos. At yan. So guys, maraming salamat po sa mga walang sawang nagpapaabot ng pagmamahal o tulong sa mga kababayan natin. At nagtitiwala po sa channel natin. Stay tuned to our channel guys para sa updates. At muli, this is Techram at your service. Welcome to Cordillera Street. Good morning guys. Kakarating lang po namin dito sa May Kawayan. Dito po sa lupa po ng nanay po ni Kuya Martin. Humihingi po ako ng sorry, pasensya kasi medyo natagal lang po yung update ni nung kay Kuya Martin. So, ito na po. Andito po kami ngayon sa location na gagawin po ng bahay. At andito po sila yung mga kasama ko pong gagawa. Kapatid ko, tapos yung tito ko. Hello, Kuya. Bagong gising pa si Kuya. Gising na. Kuya, safe ba dito sa lugar? Safe naman po. Kasi halos sila, ilang taon, ilang dekada na po kayo dito, Kuya. 30 na ako eh. Dito ako pinanganak doon sa... 30 na ako talaga dito. So safe ang lugar natin dito. Kasi ang importante dito, June, mas okay na dito doon sa lugar nila, Kuya Martin. Ang habol natin, buti sa araw-araw nandun sila sa ano, di ba? Tsaka yung mga bata. Yung mga bata. Kumaga inaano natin din yung mga bata. Si Dave, hindi masyadong nakakaamoy ng mga ano doon. Amoy. Si Mrs. mo, anong ginagawa niya pag nandoon lang sa bahay? So mas maganda pa talagang nandito na sila kasama yung bata. Hindi sila masyadong ano doon. Kasi iniisip ko ano ba? Kasi pag-gabi, ay tayo doon sa amin pag-gabi, iniisip ko baka maulog kasi yung loob naman. Di ba? Kaya makita mo naman po. Tama. Kasi mahirap na yung balik-balik. Wow! Opo. Yung break ba, David? Opo na yun. Mautusan ko yung kaibigan. Boss, palilakay pa nyo. Pinipitasan nyo? Oo, maano ko kasi. May nukot siya sabi dala. Pakay. Pulat ka naman. Kain muna kami, guys. Papunta po kami ng hardware. Kasama po si La Kuya. So, dito na po tayo sa hardware. Wow! Gusto mo ako pa. Init. Ang init. And... So, kaka-order lang po natin ng mga materials, guys. So, hintay-hintayin lang po natin mga isang oras daw po. Masisimulan na po natin yung bahay ni Kuya Martin. Sa mga naghintay po ng mga
update po ni Kuya Martin. Pasensya na po, medyo natagalan kasi po may mga inayos lang ho tayo. Explain ko rin po sa inyo pag may mga nagagawa na ho tayo. Explain ko dahan-dahan para po intindihan nyo po yung ano, kung bakit to tumagal guys. So tanungin natin si Kuya Martin kung anong pakiramdam ng matatayo na yung bahay po niya. Kuya, anong pakiramdam? Masaya po. Masaya po. After ano na, medyo natagalan, ang importante sa lahat eh, yan na. This is it. Nagpasalamat po ako sa mga tumulong sa akin. Lalo na po kay Kuya Ram. Maraming salamat po sa mga tumutulong, sa asawa ko po at kay Dave. Thank you po sa lahat. Maraming po salamat. Anong pakiramdam mo na masisimulan na natin? Natutuwa po sa galak. Okay. Masaya po kasi dito na po kami. Maayos na po yung matutulugan namin. Sabon. Sabon, nasa sabon mo. Hello guys, so yan, sinisimula na po namin yung pagpo-poste. Pagpo-poste ito no, kuya, so explain ko lang guys kasi Kuya Martin dito, explain natin. Guys, kaya medyo po natagalan yung pag-update dito po sa bahay po ni Kuya Martin. At ngayon lang po nasimulan kasi nga po eh mag-chinek po muna tayo na napag-alaman po natin kasi marami din pong concern dun sa mga nag-comments. Ang daming comments na Sir Tekram, check mo muna yung lupa. So naka-title po sa mama ni Kuya Martin. So yun nga po, napag-alaman namin na parang wala siyang papel yung lupa na nakapangalan ko sa mama niya. Tapos po, hinintay din po namin yung desisyon ni Nanay Vanessa kasi siya po yung kumbaga ho sa ano eh, si Nanay Vanessa po pala, sa hindi po nakakaalam, siya po yung nangako na paggagawa niya ng bahay si Kuya Martin ng kumbaga gusto niya ho talaga maganda. Kaya lang ang iniisip po ni Nanay Vanessa, kumbaga darating po yung panahon, sayang po yung ininvest niya para kila Kuya Martin. Tuloy-tuloy pa naman po yung komunikasyon ni Nanay Vanessa kila Kuya Martin sa akin po at bukas palad pa rin po siya na tutulong pa rin po para po kila Kuya Martin. At, pasensya na po ulit. Ako gusto ko talaga, sabi ko nga po sa inyo, gusto ko mabilisan yung gusto kong update para sa akin at saka kay Nanay Vanessa at para magawa na rin po kasi naisip namin mas safe dito kumpara po sa Parola kasi doon po talaga konting ano lang lubog kagad yung bahay po nila. So dito ito po yung pinaka parang lalabas po na ano, isang poste, pangalawa, pangatlo, tapos so papunta po siya doon. Hanggang dito po siya, hanggang dyan. So, taas naman, no? Diyan, no? Makita mo. Ganyan po siya kataas. Hey, Jason, dito mo, ano? Oh, dyan lang po pala. Hanggang dito lang po pala. So, ganyan, mataas na yan. So, mataas na po pala to. So, safe na safe. Tapos ganito, saka, ano. Bali, nag-diga pa yun. Nasa ako nga tayo. Hindi na atin tayo. Ito yung pinaka ano dyan eh, pinaka susundan. Talaga yung susundan na taas eh. Ito, dyan. Ito talaga yung pinaka susundan na ano.
Tapos yung tubig dito lang. Inaambot. Malakas na yan. Mataas na yun. Mataas na daw yan. Mataas na yan. So, buti sa ano? Buti sa nandun sila sa parola eh. Mas malayo naman ng kagandahan no, dito. At pasasalamatin din yun namin. Darating din po yung update sa mga tumulong ko kay Kuya Martin. Noong sa araw, gumawa na po kami noon. Kaso, di lang ho namin na-upload, guys. So, hintay-hintay lang po kayo. At, yan. Salamat po sa paghintay. Ano yan, Dave? Taco! Ayos! Thank you po! Sa kanya, apat-apat. Ako, dalawa lang. Sakit pala sa kamay, oh. So, una. Itasu muna tayo ng mangga. Asim! Nagili. Asim kilig. Ano to, asin? Init guys, hihintay lang namin yung mga ibang hollow blocks. So, yan, hihintay pa ho namin yung mga ibang buhangin at hollow blocks. So, konti na lang po ito. Kaya po, mapapansin nyo guys, maliliit po na track yung gamit kasi nga po, makipot lang po yung daan dito, so maraming beses po sila babalik. Ito, pang-apat na beses po nito, kaya maraming balik po yung order. So, buhat na tayo? Ha? Ha? Buhat na tayo? Yan, kakarating lang po ng mga kahoy. Kuya Martin, dahan-dahan yung ano mo, balikat mo, baka maputol. Sige, buhat muna ako ng kahoy. Ito yung kahit pagod ka na, pagka ganun yung mga kasama mong tao, parang nawawala yung pagod. Tsaka ito din yung kahit pagod ka na, hindi mo ramdam yung pagod kasi masaya ka sa ginagawa mo eh. Tsaka mahal mo yung ginagawan mo ng bahay. Mas purtos? Ay! Mariose, parang hindi ko kaya po ah. Kuha ka na isa. Yan. Para sa pangarap. Ay, para sa bahay ni Kuya Martin. Yan.
So, Kuya Martin, ha? Pamirienda ka, ha? May semento na. Kompleto na ba yan, boss? O, meron pa? Meron pa po. Meron pa naman ako. Oh, may gulay. Kahit magkasugat-sugat ang mga kamay ko, Kuya Martin, para sa'yo. Kuya Martin, ha? Yung mga buto nyo, ha? Manonood siya. Pakita mo yung mga kamay ni Kuya. Ayan, wow. Mamumula na. Oh. Grabe, para so, sa... para sa bahay, Kuya, no? Para sa kinabukasan. So, ito na. Day one. Ito po yung day one namin, guys. So, ito hindi ko na kayang buhatin. Mahirap na pong buhatin to, guys. Kaya sabi ko kay Kuya Martin, siya na lang at saka... Medyo gabi na rin po at pauwi na rin po kami. Kaya pala kami uwi na maaga kasi meron pong asikasuhin. So bukas na maaga nandito rin kami. No? Thank you po. Bye-bye!